Wow. Isang MBS niya. Hey guys, welcome back on my channel. It's me, Jijinix, and for today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo guys na kung kayo po yung tipo ng tao or bata or kabataan na nangangarap na gustong gumawa ng PC games, Android games, or ano pang platform yan na gusto nyong pag-aralan na gumawa ng isang game, you come to the right place. So, may share ako sa inyo guys. So, today, itatry natin gumawa or mag-tutorial, sabi na natin tutorial na paano nga ba gumawa ng isang simple game. Wow! Okay. So, meron tayong mga needs na software para makagamit. So, una sa lahat, ano ba yung possible na pwede natin gamitin na engine? So, ano po ba yung engine, guys? So, kung kayo po ay may idea about programming, so, si engine, guys, ito na yung tipo ng gagamitin natin para may programming pa rin, guys, pero napag-aaralan naman. So, ang gagawin natin dito is pipili lang tayo ng engine na pwede natin gamitin para maka-build tayo ng game. So, mahabang storya siya guys eh. Pero, ang gusto ko lang i-share sa inyo for today na game engine or pwede nating paggawa ng game ay itong Unity. Okay? So, kung kayo po yung tipo ng tao na naghahanap ng ano bang pwedeng gamitin para makapaggawa ng isang game or isang laro. Ano man yan, kung PC games ba yan, Android games, PS4, iOS, etc. Nandito po yun sa isang specific na engine. So, share ko lang po sa inyo guys itong si Unity. So, possible in the future kung kayo po ay may dream game na gustong gawin, pwede nyo gawin dito kay Unity. So, itatry natin guys ha, okay? So, simulan na natin. So guys, gagawin lang po natin is putala po kayo dito sa Get Started para makapagsimula na tayong gumawa ng sarili ng game. And meron dyan silang plans and pricing. Since hindi naman tayo sa business plan, nag-i-start pa lang naman tayo, punta lang po tayo dito sa may individual and click nyo lang po tong personal na subscription. So meron silang compare plans dito guys kung gusto nyo makita. Okay, kung kayo po ay may balak in the future na maging business tong ano nyo, kung kayo po ay mahilig talaga gumawa ng sarili ninyong game, okay? So, ayan, meron naman silang subscription si Unity. Pero enough of that, pakita na lang natin muna kasi since nagsisimula naman po sa inyo, most of mga viewers ko dito is naghahanap kung paano. So, pagpunta nyo po ng Get Started, punta po tayo dito sa may personal then Get Started ulit. Then, ayan na po. Start creating with Unity. So pipili lang po kayo diyan ng dalawa. Kung kayo po ay first time user, piliin niyo lang po tong start here dito sa mga first time users dito, okay? Kung kayo po ay returning users o matagal na po nag-Unity, click niyo lang po itong itong returning users. So since bago lang po tingin ko bago lang po yung mga viewers ko or subscribers ko dito and curious sila kung paano po ba gumawa ng sariling game. Click nyo lang muna po itong first time users. Then, ayan po. So, by downloading Unity, I confirm that I am eligible to use Unity personal or student plan per the terms of service. As I or my company meet the following criteria. Do not make more than $100,000 in annual gross revenues. Regardless of whether Unity Personal is being used for commercial purposes or for an internal project or prototyping. Have not raised funds in excess of $100,000. Not currently using Unity Plus or Pro plans. Have read and acknowledge Unity privacy policy. So agree and download nyo lang. Then magda-download na po siya dito sa gilid.
So, itong, ulitin ko lang po, itong CUnity guys is if ever na meron po kayong PC or laptop, ito po yung para sa inyo, okay? Kung kayo po ay curious gumawa na sarili nyong PC games or Android games, iOS games, etc. So, ayan po. Then, once na na-download nyo yun guys, yung Unity Hub, ito po siya. Papakita ko sa inyo syempre. Close ko muna to. Keep. Teka lang ah. Sorry. FPS pala to. Sorry. So, mamaya ko papakita, minopen lang ang template eh, para mapakita ko sa inyo later on. So, ayan po. Meron sila dito, ayan o, new users, your journey begins here. Pick a micro game. Micro games are game-ready templates that are designed to help you personalize and share your first game in as little as 30 minutes. So, makakagawa na daw po kayo ng game nyo sa loob ng 30 minutes lamang. So, ganun siya kabilis guys dito kay Unity. To guide you on your way, each micro games comes with 5 simple in-editor tutorials that will quickly have you modifying your game. You'll change colors, add objects, and create a build of your playable game so you can share it with your friends, okay? Get even more guidance at your first game jam, a free live stream event for new users hosted by expert game developers, YouTubers who will show you tons of cool tips and tricks that will take your micro game and Unity skills to the next level. So, ito po yung mga micro game nila. Meron silang karting, platform, FPS, empty, 3D. So, meron din silang personalized mods, etc. So, ang napili ko dito guys is itong, punta tayo dito sa may ano. I-open ko lang yung Unity Hub ko. So, ang napili ko guys na i-share sa inyo ay itong FPS micro game. Okay? So, i-open na lang natin. Pwede na natin open yan since nandito naman sa project natin. Bago nyo pala guys ma-open yung specific projects, ang gagawin nyo muna guys is kailangan nyo mag-install dito guys ng yung mismong Unity natin ah. Okay? So, yung sinasabi kong Unity is yung para maging, ito yung mismong Unity software kung saan dun nyo i-edit, dun kayo gagawa ng mismong game nyo. Bukod pa dun yung Unity Hub, guys, ah. Okay? So, i-install nyo lang yan, guys. For example, add. Ang i-click nyo add. Then, ayan, magpipili kayo ng version nyo po ng Unity. And, depende po sa inyo, guys. Meron silang latest ngayon. Itong, which is yung ginagamit ko. Yung 2019.4. Then, click nyo yung next. Then, meron dito mga modules, guys. So, depende sa inyo kung gusto nyo lahat yan. Pero sa akin, guys, Android, yung Universal Windows, WebGL, saka Windows support muna yung aking dinownload. Pero pwede nyo yung i-download lahat para kung if ever na gusto nyo gumawa rin ng games para sa iOS, okay? So, binigyan ko lang po kayo ng idea na wag, di nyo agad-agad ma-open yung nasa project, okay? Or dito sa may sa learn. Una nyo kasi pupuntahan guys is pupunta kayo dito sa learn. Pero in order na ma-open nyo ang specific template or specific games na gusto nyong or sabihin na natin na tutorial na gusto nyong itry. Eh, may tutorial kasi sila dito eh no. Kailangan nyo muna pong i-download yung mismong Unity. Okay? So, ayan. Since na-download ko naman po yung sa akin, ayan, mag-open na po siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan, naka-open na po. So, ang pinili ko, guys, ngayon na pwede nating itry is ito pong CFPS game. Okay? So, meron sila ditong tutorial. Yan. May kasama na po kasi sila tutorial, guys, eh. So, i-click nyo lang itong get started. Ayan. So, once na na-click nyo yung get started, meron po yung sa gilid, ayun, no? FPS Interactive Tutorials. So, napakaganda po talaga yung Unity kasi may free tutorials na kayo, may
nakalagay na agad dyan, hindi nyo na, parang hindi na kayo maliligaw, hindi na kayo maghahanap pa, hindi nyo na kailangan mag-search kay Google, automatically si Unity na magbibigay sa inyo kung ano yung dapat yung gawin, okay? So, ayan. So, playtest tayo. Ayan. Meron silang playtest dito. So, in this first tutorial, you will start by playing the FPS game. After you will learn how to make your first game modification in Unity, click Start to begin. So, ayan, may pre-play daw tayo. So, ito na yung game, guys, mismo. Na libre kay Unity. So, wow! Isang FPS niya. So, eliminate all enemies daw, sabi. Hanapin natin iba pang enemies. Ay, may enemies pa dito sa kabila. Ang ganda, guys, no? Hindi recharge yung baril ko. Ayan. Okay, stop. No. Oh, ang ganda. So, pwede natin stop ay nakalagay naman dito. Exit played mode. Press escape to be able to move your mouse cursor again. Click play button in toolbar with your mouse to exit play mode. Okay, or control P. Ayan, stop na. So, select game object in hierarchy. Ayan, game object. Nasaan na ba? Ito. Game object. Nasaan na ba? Hierarchy windows contains the list of the game objects that are available in your game. If you want to change any of the properties of the game object, you simply select it in the hierarchy game. Select the player game object. So, ito daw mga game object daw na nakalagay dito sa may hierarchy. So, pipili lang daw natin yung game object na player. Ayan. So, edit the gravity down force property. So, nakalagay daw 20. I-change daw natin yan to, sabi natin, 25. So, click daw natin yung next. Then, enter play mode. Ganda ba, guys? Try natin tumalun. Uy, mas mataas yung talon yan. Mas mababang number sa... Doon sa game ng... Yung saan nilagay natin, mas mababa yung talon niya. Pero ito naman is mataas. Kahit hindi niya naman tapusin. Kahit hindi niya tapusin. Escape na natin. Or control P. So, ayan. Tutorial completed na daw tayo. You've now learned how to play and make a modification to your game. What's next? Keep going to learn about more about Editor UI. Ayan. So, yeah, pwede naman tayo tumuloy na sa tutorial to natin, which is yung add a room daw. So, pwede naman isave yan, guys. Or don't save nyo. Save nyo naman. Pwede yan. Then, paano daw mag-add a room? In this tutorial, you learn more about the Unity Editor, which will be super helpful as you modify your game. You will also learn how to add and move level objects in the scene. Click Start to begin. Hierarchy and Scene View. The Scene View allows you to navigate and edit your scene. The Hierarchy window contains a list of everything in the current scene that is open in the editor. Click Next. Ito daw, guys, as you can see, yung hierarchy nga daw, ayun, nakalagay, contains a list yung na, ano ba yung properties, kung ano ba yung nandun mismo sa game, such as yung player, yung mga kalaban, dito yung makikita sa hierarchy. Yung scene view, dito nyo naman pwedeng laruin yung game mismo, okay? Or pwede nyong i-edit. Sorry, edit pa lang. Pwede nyong i-edit yung mismong nakalagay na prefabs, or sabi na natin yung... contains na ito yung mismo yung mga objects. Okay? So, click nyo next. Hand tool. So, kailangan daw gamitin natin yung hand tool. Para lang din ako nag-aano na ito eh. Para nag-i-edit ng video. So, ganyan daw natin.
pan around, yan, up, down, up, down. Then click nyo yung next. So sa orbit scene daw, gusto nyo daw paikutin out. Ayan, out daw, gusto nyo i-view lahat, out. Tsaka mouse. Alt, mouse. Next natin, zoom in, zoom out. Ayan. Zoom in, zoom out. Ayan, ayan. Then click nyo yung next. Ayan, may level prefabs daw sila. Next, let's make your level more interesting by adding a room prefab. A prefab is a game object. Yun nga guys ha. Ulitin ko, prefab is a game object that has components and properties and it's stored as an asset. It can be reused anywhere you want in your game. Project window lists all the prefabs that are available in this project. Click next to learn how to add a room to your level. So, ayan. So, kilihin daw natin itong room altar. Yun nga natin. I-drag daw natin. Yung mismong pangalan pala, sorry. Ayan. Wow! Diba? Nakalabas na siya. So, pwede nyo naman siyang, i-click nyo lang itong move. So, pwede natin siyang i-zoom in. So, ito nga guys, i-move natin daw. So, click lang daw natin itong, ayan. So, pwede natin, ano yun, i-zoom out. Pero, kung gusto mong galawin nga. Saan ko ba pwede ilagay? Sira na yung mouse wheel ko yata ah. Ayan, dito na lang natin ilagay yung altar. I-zoom natin ang kote. Ayan. Tapos, next natin daw. Update level navigation. So, when you are making changes to your level, you need to update its navigation mesh to make enemies detect the updated level. This action is called nav mesh baking, and it is done on a navigation mesh game object. First, let's select the game object in hierarchy window. So, for example, ito, then bake daw. So, yun pala. Navigation mesh lagi. Bake. So, tapos na. Then, click next daw natin. Then, tapos na yung tutorial. Tapos, pwede daw natin i-edit yung color. Tutorial 3 na tayo, guys. So, save nyo lang yan. Then, let's make the level more colorful by changing the floor material. In Unity, when you want to change colors or other wise alter appearance of an object, you need to modify its material. Click start to learn how. So, start natin. So, select material. The project window is where you find all the assets that are available to use in your project, which includes materials. So, click down natin yung floor gray. Ayan. Tapos, change down natin yung albedo sa taas. Ba? Ito. Change down natin yung color sa ayon sa gusto down natin. So, for example, ayan. Ayan, nagpalitan na siya. So, ayan. Tapos, makikita nyo siya sa Assets FPS Art Materials level. So, click me next. Ayan, nakita naman natin sa scene view. Blue naman siya. So, tapos na. Yun na agad yun. So, pwede natin i-check yan later on. So, add enemy bot naman daw tayo. Tutorial 4. So, add enemy bot. Napaka-exciting naman talaga tong Unity na to, guys. Nakikita nyo naman sa simpleng template. Makakagawa na kayo ng sariling yung game. Sa specific game such as itong FPS na ito, yung mismong share ko sa inyo. So, add enemy bot tayo. Make your game more challenging by adding an enemy bot prefab. Prefabs are a game object that has components and properties, and it's stored as an asset. It can be reused anywhere you want in your game. Project window lists all the prefabs that are available in this project. Click start to learn how to add an enemy bot. So, start natin. So, drag prefab to scene to add enemy into the to the game. Copy the enemy hover bot prefab from the project window into the scene window. So, click nyo lang daw yung ito, yung enemy hover bot.
So makikita nyo naman siya guys sa FPS Prefabs Enemies. Ayan. Ayan, FPS Prefabs Enemies tayo. Tapos, ayan, hover daw. Saan ba maganda? Teka lang, cancel natin ah. Saan ko ba pwedeng ilagay? Sira na yung mouse wheel ko. So, pupunta tayo dito sa may, I think, sa taas. Saan ba pwede? Isingit ko na lang. Ayan, dito. So, move down natin. Ang layo. Paano ko makikita yan? Sige, move. Ayan. Okay na daw. Okay na daw yung enemy bot natin. So, tutorial completed na tayo. In toolbar, you can also find rotate and scale tools that work in similar way to move tool. So, ayan. Tutorial pag daw tayo. Build and share. Ayan. Feel free daw to add more if ever. Build and share na tayo. Kung gusto daw natin i-add, click nyo lang yung done. Pero tingnan lang natin tutorial. Save natin. So, build and share. Congratulations! You are about to build your project into an actual game. Wow, ito yung pinaka-exciting part, guys, ha? Kung saan mag-ano na tayo siguro, itatry na natin siyang i-export. Actually, that your friends and family can play on your very own dedicated web page. The process to build and share your game is quite magical, and with all amazing things, this can take some time. Please be patient as your project transforms and finds its home on the web. Click start below to begin. So take a cover photo for your game. Before sharing, you should take a cover photo that will be used as the static icon for your game. Wow! To enter the photo, please enter play mode. Pick a moment in your game that expresses how awesome it is. Press the tab button to pause the game. And click take new for your, ayan, tab daw. So, your photo will be saved in the assets root folder. Once you are finished, click next to continue. So, play mode na natin. Play mode. Ayan na po. So, ano daw ba maganda? Wow. Ubusan ako na. So, take screenshot yata yun. Ayan. Oh, maganda to ah. Assets daw eh. Root folder. So, ayan. Nakuha naman natin na. Tapos, Control P. Next. To get started on your build and share journey, let's take a look at the build settings window. The window appears at the top of the Unity editor. Open the build settings window file. Okay. Then build settings. Ayan. Then click down natin. To get your game working on the web, you need to set your build platform to WebGL. So, WebGL daw pipiliin natin, guys. Setting your platform tells Unity how to build your project so it works where people will play it. Number 1, select WebGL in platform. Ayan na, naklik na natin. Then, next is click switch platform. Ayan. So, waiting lang daw natin siya. So, ayan na, guys. Done na po yung compiling natin. Ang next daw is to get your game working on the web, you need to set your build platform. Ayan, na-switch platform na natin. Ayan, click build daw. And create a folder where you want to save your game file. So, ayan, nakita naman natin. Aha. Then, save na lang natin siguro dito. Or, sa desktop para madaling makita. Pero, sabi naman daw, makikita siya dito sa may assets. Pero desktop na lang. Ayan. Lagay natin yung ating FPS. Ulitin na lang natin yung tutorial. Unity tutorial. Tutorial. Great tayo. Create folder pala. Chora.
Okay, let's select natin yung folder na yan. Then, ayan na siya. Magbibuild na. Building na. Wait natin. Guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko like this one on my channel. Okay? So, ayan guys, natapos na natin siya i-export. So, makikita nyo siya, guys, may magpa-pop up yan na folder. And dito nga natin siya sinave. And as you can see, ayan na po yung ating project. So, kinlik ko lang guys yung build and run. So, wait lang natin guys ah. Ayan na siya. Ito na yung game natin. So, ayan. Mapiplay natin siya dito. Eh, nag-arap pa ako lang. Ayan o. Naubos lang yan o. May limit lang yung laser. So, ito lang. Natin laruin na to. Parang COD lang. So, ayan na guys. Titingnan ko kung saan ko siya pwede i-share para makita nyo siya or mag-view nyo siya ng public. Kasi sa ngayon, nasa local host nyo po siya pwede i-check. Doon nyo makikita. So, i-click nyo lang guys. Once na natapos nyo, i-click nyo lang yung build and run. So ayan na guys. Titingnan ko kung saan ko siya pwede i-share para makita nyo siya or mag-view nyo siya ng public. Kasi sa ngayon, nasa local host nyo po siya pwede i-check. Doon nyo makikita. So, i-click nyo lang guys. Once na natapos nyo, i-click nyo lang yung build and run. Nakita ko na. So, pupunta lang tayo sa window. Then, share web game tutorial. Yung type lang natin is GDX Source First FPS Game. Then, pwede tayo daw pumili kung gusto nyo lang daw guys. So, ayan guys, ina-upload ko na. Hindi ko manam kung nasan yung ano eh, mismo screenshot eh. Pero, yeah. Wait na lang po natin. So, ayan na siya guys. Ibibigay ko na lang po yung link kung saan nyo siya pwedeng i-check yung game na ginawa ko po dito sa video na to. Then, pwede nyo siyang subukan. Buo na tayo ng game. And I hope na nakatulong ako sa inyo. I hope na nakakuha kayo ng ideas. And of course, sa next tutorial natin, imomod natin yung game na binild up natin dito kay Unity. So, tayo magmo-modify. Paano ba maglagay ng mods? And sa next tutorial natin yun, guys. Or sabi natin next vlog. So, make sure guys to like this video kung nagustuhan nyo po itong ating simpleng vlog about how to make your own game. And yeah, thank you guys for watching this video. Hope you like it. And don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching. See you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys. See ya. Bye bye.